Brothers on the Wheel, isa ka rin ba sa nangarap magkaroon na isang highway legal motorcycle? At napaisip, ano kayang pakiramdam dumaan sa mga expressway na meron tayo dito sa ating bansa? Ang sarap siguro isipin, no? Dati kasi wala tayong masyadong pagpipilian ng motor. Kung meron man, napakamahal ang presyo at madalas wala pang installment. Subalit ngayon, pwede mo na mailoan sa mismong kasa o bangko. At heto pa ang matindi dyan. Since palaki ng palaki ang market ng motorsiklo dito sa Pilipinas, ay parami rin ng parami ang mga motor na pagpipilian. Kaya tara mga brothers, dahil ilalatag ko sa inyo ang top 14 budget highway legal motorcycle kada brand ngayong 2022 na pasok sa inyong riding style. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Top 14 sa ating listahan ang Suzuki SB650, isang naked sports bike na may presyo na 399,000 pesos. At sa kulay may pagpipilian ka na glossy sparkle black, pearl brilliant white, and metallic matte black. Ito ay may 90-degree B-twin engine na 645cc, 4-stroke, double overhead cam na rin, liquid cooled, and of course fuel injected na rin ito na may 6 na kambyo. May mga features rin ito na dual channel ABS, equipped with the 17 inches wheel mags that include the tubeless tire. In suspension, we have a telescopic fork in the front and monoshock in the rear. Fully digital gauge panel ang ating makikita sa cockpit with the indicator sa gilid ng panel. Laki ng tangke is 14.5 liters fuel capacity. Ang seat height ng SB650 ay 785 mm and with the curb weight of 997 kg. In top 13, pumasok ang sports bike ng Honda, ang CBR500R, para sa mga mahihilig dyan sa sports paired motorcycle, na may presyo na 364,000 pesos in cash price, at may color variant na Grand Prix Red at Matte Black Gunpowder Metallic. May features ito na dual channel ABS pagdating sa preno, and of course, naka 17 inches wheel mags na rin ito with the tubeless white tire. Linkage monoshock in the rear with the steel hollow swing arm and Showa upside down fork in the front. Wow, grabe ah. Ang angas ng suspension setup nitong CBR500R pala. Digital TFT display na rin ang console panel ng motor that includes time, ABS, oil indicator, and so on. May bigat ito na 192 kg in curb weight at taas naman ng kanyang seat ay 789 mm. Sa makina meron itong 471cc liquid cooled parallel twin engine. Double overhead cam with 4 bulbs per cylinder. In fuel system, naka PGM FI na rin ito with the 6-speed manual transmission. Pang top 12 naman ang Benelli 502C, isang modern cruiser bike ang datingan na may color variant na matte black and matte dark red. Designed in Italy and manufactured in China ang motor na ito na may 500cc displacement, 2-cylinder, liquid-cooled, double overhead cam with 4 bulb per cylinder. EFI na rin ang kanyang fuel system with the 6-speed manual transmission. At heto naman ang mga iba pang karagdagang features ng Benelli 502C. Equipped with the standard ABS ang mga preno with the 17 inches wheel mags. Naka-digital na rin ang setup nito pagdating sa kanyang panel na halos ata lahat ng mga basic indicators ay nandito na sa 502C ng Benelli. In suspension, ayos na ayos rin dahil naka-inverted fork na ito sa harapan at monoshock naman sa likuran with the aluminum swing arm. Mababa lang din naman ang seat height nito since isa itong cruiser bike na 750 mm lang. Ang bigat naman niya is 217 kg in curb weight at malaking tangke na 21 liters in fuel tank capacity. Pang
Pumasok sa top 11 ang Yamaha SR400 dahil sa presyo nito na 329,000 pesos. Isa ito sa mga dream bike ko dahil alam nyo naman mga brothers na classic bike lover ako. Ang Yamaha SR400 ay isang standard classic motorcycle na may engine displacement na 399cc, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam na fuel injected na rin ang kanyang fuel system. Sa pagkakaalam ko sa motor na ito, meron lang itong kickstart pagdating sa makina kaya bawal ito sa mga nagmamadaling rider dyan since more on passion riding ang motor na ito. Basic lang naman ang main features ng SR400 na may 18 inches na gulong. Preno nito, disc brake sa harap at drum brake naman sa likurang bahagi. Ang tank capacity ng motor is 12 liters. Upright position ng kanyang setup sa handlebar at may makikita rin tayong dual analog gauge panel na classic ang approach. Ang Yamaha SR400 ay may bigat lang na 174 kg at 30.9 inches naman pagdating sa kanyang seat height. The Husqvarna Bitpilen 401 in our top 10 bikes on the list. Isang modern classic na motor na may pagka-futuristic ang pagkaka-design at may presyo na 315,000 pesos in our Philippine currency. Ang motor na ito ay nagmula pa sa Europe sa bansa ng Sweden, isang brand na matagal na rin sa larangan ng motorsiklo at iba pang mga kagamitang pambahay. Ang Bitpilen 401 ng Husky ay may 373cc displacement and don't worry sa papeles naman nito is 400cc register na siya. Kaya makakapasok ka pa rin sa mga highway dito sa atin na walang problema. Single cylinder, 4-stroke, 4-valve, double overhead cam, liquid-cooled engine with electronic fuel injected in fuel system with the 6-speed multiple disc slipper clutch. Napakaganda rin ang mga main features ng Bitpilen ng Husky na LED na ang lighting system instrument. Fully digital rounded panel ang ating makikita sa cockpit kasama rin ang clip-on handlebars for the cafe racer stance. Equipped with the ABS features ang preno kaya we assume na safe ang braking power nito at samahan pa ng 17 inches wheel mags with the other version naman na rim set. In suspension, hindi rin magpapahuli ang Bitpilen 401 dahil sa brand nitong White Power or WP ang tawag na monoshock sa likod at inverted fork naman sa harap with the aluminum swing arm. Ang motor na ito ay kaya magkarga ng 9.5 liters in fuel tank capacity, seat height of 835 mm na may kataasan at may timbang lang na 151 kg. Next on our top 9, kung hanap mo naman ay pang-adventure at pang-long ride na may pagka-classic ang datingan, aba, bagay sa'yo itong Royal Enfield Himalayan. At may color variant na Mirage Silver, Granite Black, Rock Red, Lake Blue, Fine Green, and Gravel Gray. May features ito na dual channel ABS, engage panel, kompleto na halos ang Himalayan kasama ang mga indicators plus Bluetooth connectivity or sa tawag na MIY, make it yours application ng mismong Royal Enfield. 15.5 liters fuel tank capacity ang kayang ikarga sa tangke ng Himalayan. In suspension, nagamit ito ng 41mm front telescopic fork and monoshock in the rear na linkage type. Ang setup ng gulong ng Himalayan is a dual sports tire with the size of 21 inches rim in the front and 17 inches rim in the rear. 800mm ang kanyang seat height and with a curb weight of 199kg. Sa makina, kargado ito ng 411cc, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled engine. At syempre, naka-EFI na rin ang motor na may 5-speed contact mesh. At bukod pa dyan, ang dami rin ino-offer ng Royal Enfield na mga aftermarket accessories na kakailanganin mo sa isang adventure ride. In our top 8, pumasok ang Duke 390 ng KTM, isang naked sports bike na may aggressive stance in terms in design. Kaya nga bumenta ito dito sa atin sa market dahil sa presyo niya na 289,000 pesos. Ito ay may makina na 373cc, pero sa certificate of registration, 400cc na siya para walang problema sa mga highway. Single cylinder,
4-stroke, 4-valve na twin cam, liquid-cooled, 6-speed manual with the fuel injected and fuel system. At may features rin ito sa makina na slipper clutch assist at carbon-coated cam followers for better and reliable engine performance. Sa iba pang features, meron itong 2-channel ABS. So it means naka-disc brake na rin both front and rear. And rolling with the 17 inches wide tire. Fuel tank capacity approximately 13.4 liters. Engage panel, we have a TFT displays with the auto adjustable bright na kumpleto na ang mga indicators and meters. Plus samahan pa ito ng KTM software and electronics application na ang controls is nasa left handlebar ng motor. Ing lighting system, kargado ang Duke ng 20 LED lights sa kanyang headlight and with the daytime running light. Pagdating sa kanyang suspension system, equipped ito ng WP Apex USD fork and WP monoshock in the rear, with a seat height of 830mm and dry weight of 150kg. Oops! Nasa kalahati na tayo ng episode, mga brothers, ha? Let's hammer time! Kape ka muna. The Bodge 500R ang pumasok sa ating top 7, isang naked sports bike na nagmula pa sa China under by Longxing Motors at kinuha ng Eastward Motor Philippines na siya ring may-ari ng Motorstar at located ang Bodge Motorcycle in Caloocan City at meron itong price tag na 280,000 pesos in one color na pagpipilian. Matindi ang mga features na meron ang 500R ng Bodge na kayang sumabay sa mga Japanese Big 4 brand katulad ng dual channel ABS with the Nissin brake caliper, Bosch EFI, 17 inches alloy wheel mags with the Pirelli tubeless tire, fully digital gauge ang panel, LED lighting system, KYB USD fork in the front and KYB monoshock in the rear together with the alloy made swing arm. Kaya naman sa presyo nitong 280,000 pesos ay panalong panalo ka na sa mga features niya. In engine specs, we got a 471cc, dual cylinder, 4-stroke liquid-cooled engine, 6-speed manual transmission, and it can carry a 17 liters in fuel tank capacity. In weight, we have a 190 kg in dry weight and seat height of 785 mm. Top 6, pumasok ang kilalang Z400 ng Kawasaki, isang naked sports bike na paborito ng marami dahil sa kanyang presyo na 279,000 pesos. Sa kanyang presyo, meron ka ng isang 399cc, dual cylinder, 4-stroke, 4-valve per cylinder, double overhead cam, liquid-cooled engine. It's a fuel-injected with a 6-speed manual transmission at kasama sa features nito ang slipper clutch assist. Fuel tank capacity, we have a 14 liters. Napakaganda rin ang mga key features ng Z400 ng Kawasaki. Alin nga sa mga ito ang dual channel ABS for the safety in braking. And of course, naka-disc brake na yan with the dual piston caliper. Fully digital gauge panel with the complete indicators. LED in lighting system. In tire size, nagamit ito ng standard 17 inches wheel mags with the size of 110x70 in the front and 150x60 in the rear. In suspension, we have a 41mm telescopic fork and adjustable linkage gas monoshock in the rear. Magaang lang rin naman ng Z400 na may curb weight na 167kg and friendly seat height na 783mm lang. Panglima, pumasok ang Rusi RE3 na isang modern classic motorcycle na galing sa Songshen Motors from China na may presyo na 270,000 pesos. Marami ang nagulat sa presyo nito dahil akala ng karamihan na hindi ito tataas ng 250,000 pesos. Pero sa kanyang features ay reasonable naman talaga ang presyo. Plus galing pa ito sa Songshen na isang kilalang brand na may kalidad sa motor. Kaya kilala rin sila sa mga bansa ng Europa.
May mga features ito na dual channel Bosch ABS, 17 inches wide tire na tubeless na rin kahit naka-rimset pa ito. In suspension, naka-inverted fork ang harap at hydraulic damping naman sa likuran ng dual shock. In gauge panel, we have a digital and analog tachometer and basic indicators naman ang ating makikita sa kanyang cockpit. Massive 19 liters ang fuel tank capacity at meron itong smart automotive application katulad rin sa Yamaha Y-Connect. Sa makina, meron itong 377.8cc at ayon sa Rusi, naka 400cc na ito sa rehistro. Dual cylinder, 4-stroke, single overhead cam, liquid-cooled engine. Of course, naka Bosch EFI na rin ito in fuel system na may 6 na kambyo. In seat height, may taas ang RE3 na 770mm at timbang na 184kg in curb weight. In our top 4, nakatungtong ang Bristol BR400i, isa ring modern classic cafe racer na may price tag na 238,000 pesos. Ang motor na ito ay isa sa mga naunang nilabas ng Bristol Philippines nung nag-start silang mag-market ng motor dito sa atin noong pang last 2018. Ang BR400i ay may makina na 397cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve overhead cam. Cooling system is a oil-cooled and with the fuel injection in fuel system. Meron din itong 5 kambyo at dual exhaust system sa kanyang makina. In other features, naka dual disc brake ang front wheel nito at dual piston caliper and with the 17 inches rim. At sa likuran bahagi, naka disc brake na rin and also with the 17 inches rim set na tube type na gulong. Cafe racer setup ang seat ng BR400i, pero ganun pa man, pwede ka pa rin mag-angkas ng iyong backride na may taas na 785mm in seat height at may timbang na 155kg. Pagdating naman sa suspension, ang motor ay naka-upside down fork in the front. Kaya rin magkarga ng BR400i ng 15 liters in fuel tank capacity. Makikita naman natin sa cockpit ng motor ang kanyang clip-on handlebars since isa itong cafe racer. And dual analog gauge meter na elegante ang pagkakayari. Kung pasulitan sa forma at features ng motor, aba, hindi ka magsisisi sa CF Moto NK400 Naked Sports Bike dahil sa presyo lang nito na 219,000 pesos. Kaya naman nakapasok ito sa ating top 3 on the list. Kaya i-breakdown na natin kung ano ba ang mga main features ng motor na ito. In braking system, naka dual channel ABS na branded ng Continental AG. And of course, naka disc brake na rin ang front and rear nito at may dual piston caliper in the front and single piston caliper in the rear. Sulit rin ang suspension mo dito dahil adjustable ang monoshock nito sa likuran at may front telescopic port naman sa harapan. Gumagamit rin ng NK400 ng standard 17 inches wheel mags na may malapad na size na gulong. In fuel tank capacity, meron nitong malaking tangke na 17 liters at bigat na 208 in curb weight. Fully digital na rin ang gauge meter ng motor and with the LED made when it comes sa lighting system. Usapang makina, ito ay naka 400cc dual cylinder, 4-stroke, 4-valve, double overhead cam, liquid-cooled engine, powered by Bosch EFI in fuel system, 6-speed manual transmission and with the 2-in-1 exhaust system. Top 2 on our list, isang motor na hindi rin magpapahuli sa pasulitan ng forma at key features, kaya bumenta rin ito sa 400cc category. Walang iba kung hindi ang Bajaj Dominar 400UG Naked Sports Bike under by Kawasaki Philippines. Kaya alamin natin ang mga features nito at main specs. Kahit budget 400cc motorcycle lang ang Dominar, aba, naka dual channel ABS naman ito sa kanyang preno. Of course, disc brake na rin ang front and rear ng motor with a 17 inches wide tire. Features rin ito ang triple spark plug sa kanyang makina o sa tawag na DTSI technology ng Bajaj Motors for better engine power and less fuel.
Speaking of fuel, meron itong tangke na 13 liters fuel tank capacity. Digital split console ang ating makikita pag sinakyan natin ang Dominar 400UG and with the basic indicators. May features din ito ng Bajaj ng auto headlight on pagdating sa lighting system. In seat height, meron itong taas na 800mm at bigat naman na 193kg in curb weight. Suspension setup ng Dominar is adjustable monoshock with the Nitrox in the rear. In engine, we have a 373cc single cylinder, 4-stroke, 4-valve, triple spark plug DTSI, liquid-cooled engine. At naka-fuel injected na rin si Dominar na may 6 na kambyo with the feature of slipper clutch and assist. The top one on our list, ang Cafe 400 Motorstar, isang classic standard bike na galing sa Shinerei Motors from China. At dahil dyan, ito na ang pinakamurang 400cc highway legal na ating maaabil ngayong taong 2022. At syempre, maganda rin itong going project bike like Cafe Racer, Scrambler, Bobber, and so on. Basta classic custom, possible yan basta may pera ka. Alright! Simple at basic lang naman ang motor, na may 397cc single cylinder with dual exhaust system. 4-stroke, 4-valve pero naka-single overhead cam lang siya at air-cooled ang makina. Naka-carburetor pa ito pero sana pagtagal gawin na ring FI ng Motorstar para mas makatipid sa gasolina. And with the 5-speed manual sa kanyang transmission. Sa iba pang features, meron itong tank capacity na 13 liters. Standard braking system na disc brake sa harap at drum brake sa likuran. May tire size na 19 inches rim in the front at 18 inches rim naman sa likuran. And equipped with the street tire na gulong. Basic setup naman ang makikita sa kanyang suspension na telescopic fork sa harapan at adjustable dual shock naman sa likuran. Dual analog gauge panel naman ang ating makikita sa manibela ng motor and with the bulb type, classic style headlight and taillights ang kasama sa kanya. With the 150kg in dry weight and 790mm in seat height. Brothers on the wheel, ngayong nalaman nyo na ang mga budget-friendly highway legal motorcycle kada brand, kayo naman ang aking tatanungin. Alin dyan ang balak nyong ilabas o may nagustuhan ba kayo dyan? I-comment nyo na yan at ating mapag-usapan sa comment section. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow naman ang ating Facebook page para updated kayo sa tuwing may ilalatag tayong top on the list motorcycle ngayong 2022. Cheers!